What's up? Ayan sa inyo, halaga to, kay Beth! Para sa ating lahat, for today's video, mga kalapatid, is si leader. Susubukan natin ibalik ngayon sa player slope, mga kalapatid. Ano? Muli natin siya susubukan, ikarera, mga kalabas. Kaya ang gusto nyo makita, samahan nyo ako! Tara! So ito mga kalapatids, meron tayo ditong apat na young birds. So nag-ani tayo today. So apat pala yung ating pwedeng harvest. Kasi medyo bata pa yung iba mga kalapatids, ano? Yung kanesmate na ito, natigok pa, sayang. So habol na naman tayo ng isang pang next year natin, pang ERPC mga kalapatids. Isa na lang yan. So dito naman din is di pa rin pwede. Kasi ayan, medyo bata pa mga kalapatids, ano? So inaani natin yung anak dito ng Idol Guevara natin, anak ng Idol Joy Regalario natin, yung ating Andrelitar. Tapos yung dalawa nating Stitch dito. So yung kak, binalik ko na rin doon mga kalapatid sa may stock section natin. Kasi nga hen na dedo mga kalapatid sa no. Tapos ito, ayan, medyo hindi pa gaano. So ayan, tingnan nyo mga kalapatid sa no, medyo bata pa yan. Pahinto, tumawag si Sister Ed mga kalapatid sa no. Kasi nandun sila sa ano nga, sa Nevesia, pabili ako ng tolda, kasi yari na nga yung ating multi-homing mga kalapatids, ano? Eh, kailangan natin lagyan yun ng tolda sa likod para sa ganon, safety yung sa kalawang. Pero pininturahan na namin ni Bullet. Update ko kayo bukas kapag natuloy tayo mag-toss, kapag gumanda yung panahon mga kalapatids, ano? Papasilip ko sa inyo kung ano yung yari ng ating multi-homing at balik na tayo dito sa may, dito sa ating leader line pa rin. So, dalawa, di pa natin yung ma-harvest kasi bata pa mga kalapatids. So, ito. Natatapos na ng bagyo, ngayon lang tayo nakapag-vlog, kahapon hindi kasi ang lakas ng ulan, tapos may kasamba pang hangin. So hindi natin kinayang lumabas dito kasi baka tayo may lipat. Baka bigla tayo mapalo-fly mga kalapatid. Ay, natupakan, natumbahan ng saging galing dyan sa kabila. Oh, yun, buti na lang hindi nawasak yung ating ditong part, yung pinag-e-editan natin minsan, pinaglalagyan ng ating mga bantam chicken. So, meron pa rin awa sa atin mga kalapatid, ano? At ito, hindi na lumaki, just may umarimaranga ngayon. Ang liliit pa rin ang kanyang bunga, pero saba to. Yung mga normal na ganyan na saba. So, hindi siya na lumaki kasi yung kanyang puno, naputol na mga kalapatid. Kumbaga wala na sustansya na nakukuha ng gagaling sa... Pero meron pa rin niyang konti, siguro ka ganyan. Konti lang din yung binigay niyang laki ng bunga. So, dito... Puro mga pa-reserve mga kalapatids, ano, naka-pa-reserve tayo dito sa mga US bird sa Baba Aeroline natin. So mga naka-reserve, meron tayong mga pagbibigyan mga kalabas, meron tayong pagsishiran ng ating mga kalapat dito na part. Kaya hindi natin sila muna may bibreak. So dito ang mabibreak natin. So hindi naman actually may bibreak mga kalapatids, ano. Siguro dito ko pa rin siya gagawan ng itatransform ko to siguro as meron siyang pasukan, si leader. Kasi balak ko nga siyang isali sa karera itong darating na December mga kalapatids, ano, subukan nating entry as old bird category si leader. Tingnan natin kung kaya pa ba niya or hanggang breeder na lang siya mga kalapatids. Go-convert natin to as parang widowhood and then ang gagawin natin, meron yung sariling trapdoor and yung kaparis niya iwanan natin dito which is yung kanyang nanay mga kalapatids. So mamaya, subukan natin siya ilagay doon. Pero mas pinili ko na ngayon na dito na lang pala. I think kasi pag doon kasi may kipagbugbugan pa. Pero pwede rin para mas motivated. Pero dito rin naman motivated din. Pero tingnan natin mamaya kung ano agos na itong vlog natin mga kalapatids, ano? Kasi on the spot itong vlog natin today. And back tayo dito. Ito lalagay natin to sa taas. So apat na young birds. Ayan. So malalaki na. May mga white flight na naman na lumabas. Isang merong white, bali dalawang white flight to mas, na isang checkered and then isang blue bar. Grateful day kasi meron naman tayong inane na magiging mga flyers na naman natin after how many weeks lang mga kalapatids, ano? So kit na muna natin to and then balikan natin itong aking maboritong kalapating si leader. So yan, dito natin sila yahalo mga kalapatids. Sa apat lang naman to. So ito yung mga entry sa ating OLR. Ayan, magaganda na yung ano nila. Titraining na natin to bukas kapag gumanda yung panahon mga kalapatids, ano? So, ayun pa yung iba na doon pa sa labas. So, check natin do. Oops! Alright! Okay! So, itong unang to is naka-green pa yung sing-sing niya. Ayan. So, checkered mga kalapatids, naka-green yung ring. Ayan. Diyan na kayo mawala. Ayun yung isa. Ayan, sunod-sunod na sila mga kasi. No, red ang sing-sing, red ang sing-sing. And ito, red din. Ito yung sa litar. Mga kalapatids, ito yung litar natin. Nag-iisang litar. And Stitch and then yung kala Idol Guevara yung pulling champion, naki Batman yun mga kalapatid, no? So yan,
All clear na tayo dito. So, medyo madumi na naman kasi kada kahit araw-araw ka maglinis dito, sa dami nila, tapos kung healthy sila mga kalapatid, is talagang marami silang magdumi. So, yan yung tips ha. Kapag healthy kalapatid nyo, malakas yan magdumi mga kalapatid. Gawa na mabilis sila madigest yung pagkain na, na kinain nila, which is good. And yan yung nagiging result. Yung droppings medyo madami mga kalapatids. Kung matatanong nyo, itong ating widowhood. So, pansamantala, tinanggal ko lahat ng ano. Tinanggal ko lahat ng kanyang, yung poop tray niya. Tapos yung pinakang kanyang flooring. Kasi nilinisan ko sa baba, dinisinfect ko. Kaya sinarado ko muna. Ayan. Para sa nyo, hindi nila matungtungan, hindi madumihan. So, ginagawa ko yan per week mga kalapatids. So, bakit? Para ma-prevent natin yung sakit magaling sa ammonia. At the same time, mapurulong natin itong ating widowhood na pagkamahal-mahal mga kalapatids. Ano, syempre, kailangan natin ito ingatan para matagal pa nating mapakinabangan mga kalapatids. Ang ating Kibara Works widowhood mga kalapatids. O bukas, yung apat na yon start agad ng viewing nila kasi yung base, yung dun kasi yung nagbabase sa may pakpak mga kalapatids. Ano? So bukas, kapag dating ng pagdas nila kumain, lagyan na natin dun sa ating 360 aviary, sila lang apat. So hanggang 2 weeks to 3 weeks sila dun mga kalapatids na mamalagi. Para overfly tayo sa ating mga alaga, sa mga flyers natin mga kalapatids. So as yung ating unang choice kanina, na subukan natin si leader ilagay dun sa flyers dok mga kalapatids ano. Pero ano pa, undecided tao dito ha. So pwede natin silang i-break na paresa ng bago mga kalapatids si leader. Or else, ito rin yung kanyang magiging motivate mga kalapatids. So subukan natin. Si leader sa mga nagtatanong ng update, mga di naka ano dito, naka-abol dati. Siguro flyer ko to ng Summer Race North South 2019 mga kalapatid. So makikita natin dito sa band. Ayan, itong kulay blue na to, ito yung aming ayan ARPC 2019. So ito yung aking natitirang flyer mga kalapatid na ngayon breeder na kasi nawala naibenta natin. Samang palad yung kanyang tatay. So, naging nangyari, pinang-inbreed ko siya sa nanay niya, mga kalapatids. Binalik natin siya sa nanay. At ito, yung magiging anak na ito. At kung gusto ko kasi dito, mga kalapatids, ano, talagang uuyang ka talaga. Sabagay, lahat naman ng linyada, uuyang ka. Pero iba pa rin kasi yung may kanya-kanya tayong blend na ginagawa, mga kalapatids. Which is yung ating hinahanap sa look natin. So, alam kong alam nyo rin yan kung ano yung, kumbaga, kanya-kanyang taste yun. Saka karakteristik nito, ang ganda nito kasi pulang-pula talaga yung mata nito mga kalapatids ano. Saka yung kanyang ano yung katawan niya okay na okay sa akin, hindi siya malaking kak, hindi siya maliit na kak. Alright? So sa itsura naman talagang gwapo, magmumukha pa rin nga imported si leader mga kalapatids ano. Ayan, subukan natin lagay sa taas, tingnan natin kung babagay siya doon. At kung hindi, back na lang siya dito, back na lang natin sa tutuloy na lang natin sinasabi kung gagawin natin parang widowed yung kanyang tulungan mga kalapatids. O kapag dito natin siya ilalagak bago mag derby, pwede natin siya i-motivate dito mga kalapatids sa ating widowed. Kasi pwede naman natin siyang gamitin. Ayan, kasi meron tong buwasan na ganyan, no? So para siyang breeder cage lang din na maliit. So dito naman, hindi na tayo gagawa ng pinakang widowed kasi meron na tayong widowed. Unlike doon, gagawin pa natin yung magiging widowed. Ang problema naman dito, tuturuan pa natin siya dito sa ating trapping mga kalapatid. So yun yung ating magiging trabaho. So the same lang din naman yung trabaho. Kaya lang, ang advantage lang doon, sanay na siya doon. Di ko alam kung bababa siya doon mga kalapatids. Ano? Di ko rin alam kung dito siya bababa mga kalapatids. Subukan natin. Ngayon, titingnan natin mga kalapatids ano, kung saan siya bababa. Pero automatic baka doon mga kalapatids. Ano? Pero kapag dito kasi, baka kailangan pa natin siyang i-viewing. Pero matanda na to, I think baka hindi na to kayanin. So possible to, kapag nagkaroon siya ng kapare sa loob, pwede dito siya papasok. Pero kapag doon, baka doon na lang siguro. So anong choice natin? So pili sa baba mga kalas. Comment sa baba, tulungan nyo kung saan mas better na i-entry natin siya sa derby. Kung saan natin siya mas motivate na mapauwi, kung dito ba sa flyers dock o dun sa may breeder cage na gagawin natin idood mga kalapatids. So ito mga kalapatids ano, so pansamantala balik muna natin dito kasi naguluhan yung isip ko. Pero kanina yung nasa utak ko talaga, babalik natin siya sa flyer slope. Pero ayun nga, may disadvantage at advantage, kaya kailangan ko ng tulong nyo mga kalapatids. So mag-comment kayo sa baba, tingnan natin kung ano bang boto ng urado, kung saan ba ako mas magiging
komportable, mga kalapatids. Final lang yung decision ko, mga kalapatids. Ang hinihingi ko lang decision nyo, kung saan natin mas magiging mabuti, kung dito ba or doon. Pero syempre, decision ko pa rin matitinag niyan, pero kailangan ko na nga tulong nyo, kasi dito, sama-sama tayo, lalaban tayo para sa BMEG, mga kalapatids. Muntik pa makawala, mga kalapatids, ano? So, baka bukas natin pakawalan siya. Sabay natin sa ronda ng mga kalapate o kaya iti-training din natin kasi ito palayo ng palayo. Sinugnog siya mo lang. Sinugnog laban din natin. Okay. Ito? Mm-mm. Sinugnog lalaban din. Akala, dito yung nasanay. Dito natin. Pang North Derby race natin yan. So, subukan din natin sinugnog. Sabay sila ni leader. Pakakutin nila kasi lahat ng premium. Natatakot ako eh. Baka mauubos sila ng pera. Nabiro lang mga kalapatid. So, dyan na muna si leader, ayan. So, hanggang ngayon ka dyan, tagal nila pang itlog. So, di ko alam kung bakit mga kalaro, so baka gusto natin magpahinga muna nung kalapati sa inanay niya. So, hanggang dito na lang, siguro muna yung video natin, for today's video mga kalapas, kasi tagiti na naman yung mga ulan. So, natatakot na naman ako, kasi baka lumakas na naman yung hangin. Kasi naman tayo mga vlog araw-araw. Gawa ng panahon mga kalapatids. Pero hanggat kaya natin, syempre mga kalabas na gagawin natin lahat ng mga kaya natin upang magsanib-sanib pwede sa tayong lahat, laban lang. Gawin mo ito sa malitian ko, Home Invasion TV! Click bell button para updated sa mga video na update para every day! Ginagawa mo! Hey! Mga kalabas na lahat ng mga applying and... Ingat mga kalabatids!